Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano yung message ng person mo sa iyo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa iyo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. At saka, itong personalized cards ay gagamitin ko ulit sa mga zodiac elements. Sa fire signs, earth signs, water signs, at air signs. Kasi, recently hindi ko masyadong nagagamit dun . Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga cancers? Isa lang kukunin ko. Ito yon. Thank you kasi naging parte ka ng buhay ko. Pwedeng yung iniisip mo, yun ang ipapakita ng mga cards kasi connected ka sa person mo. Ayan, nakita nyo na ba? Turn back time. Yan ang mahirap gawin. Kaya habang nasa relationship pa, i-enjoy na magkasama pa kayo. Hala, ito ba yung pumigil? Ma'am! Iba't ibang dahilan to guys . Pwedeng kaya lumabas yung ma'am dito kasi bata pa kayo ng person mo noon o kaya hindi natuloy ang relationship nyo dahil na rin sa mas inuna ang family. Itong personalized cards na ito ay pagsisisi at panghihinayang. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin ang iba pang detalye. Ang reading natin ngayon ay patungkol sa kung ano yung dapat mong gawin para mag-work ang relationship nyo ng person mo. Ang next ay yung kung ano yung difference nyo, ano yung mga differences, at saka kung ano naman yung similarities nyo dalawa. At kukuha din ako ng additional cards para sa advice. Angels and guides, please guide us. Ano ang dapat gawin para mag-work ang relationship ng mga cancers? Ang mga cards ay The Fool, Upright, Seven of Cups in Reverse, at Eight of Swords in Reverse. Ang advice ng mga cards ay i-release yung mga negativity sa past or sa present para ma-overcome nyo ng person mo kung ano man yung problemang darating sa relationship. Kasi yung pagtatanim ng galit, yan yung pumipigil sa'yo para ma-achieve mo yung mga goals na dapat nangyayari sa buhay mo. At saka hindi mo rin matupad yung mga pangarap at ambisyon mo dahil na rin sa mas nangingibabaw sa isip at puso yung galit. At isa na rin yung trauma. Kailangan ma-release ito para yung relationship nyo ng person mo ay hindi maapektuhan. Ipinapakita na ang ilan sa inyo sa relationship, yung umpisa ng relationship nyo napakaganda at saka in love kayo sa isa't isa. At saka yung excitement na nararamdaman mo ay hindi mo mapigil. Ang problema lang sa person na ito ay yung long-term commitment. Hindi siya ready para sa ganun. At ang ilan naman sa inyo, magkasama kayo ng person mo. Nagkaroon na nga kayo ng mga anak. Kaya lang, hindi pa rin siya nagko-commit sa iyo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, marami kang nakakarelasyon. Kaya itong mga cards na ito ay warning. Na sa pagkakaroon ng iba't ibang relasyon, hindi mo na alam kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa'yo. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang advice ng mga cards ay huwag i-ignore yung mga issue na nangyayari sa inyo ng person mo. Kasi yung problema, hindi yun mawawala. Kailangan yung pag-usapan. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards ay kailangan huwag mong i-reject yung mga potential person na nagbibigay ng interest sa'yo.
kilalanin mo muna sila. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kung unhappy or abusive ang relationship nyo, at feeling mo trap ka, makakatakas ka sa relasyon na ito. Sa mga single naman, i-release yung fear at anxiety dahil ito yung pumipigil para magkaroon ka ng bagong relationship. Sa career naman ay nagkaroon ng oportunidad, yung pagkakaroon ng bagong trabaho or mag-start ng sarili mong business. Sa financial naman ay nakokontrol at namamanage mo yung paggastos sa money. Sa health, ang ilan sa inyo ay nakaka-recover at na-overcome na yung mental health issue. At saka, huwag mawala ng pag-asa dahil malalagpasan mo ito. Ito naman yung mga cards mo para sa differences nyo ng person mo. Ang 5 of coins or pentacles upright, the sun upright, at 8 of wands upright. Maybe ikaw ito o yung person mo na alam mo yung landas na gusto mong tahakin. Kumbaga focus ka sa tamang direksyon. At saka ipinapakita rin na fighter at focus ka sa positive. Ipinapakita rin yung suporta mo at saka yung pagbibigay importansya sa pamilya. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang inabandona na ka, inignore ng person mo. At saka, hindi lang yun, pati sa financial, nahihirapan ka rin na makahingi ng tulong sa kanya. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay nagkaroon ng scandal na ang person mo pala ay nagkaroon ng anak sa iba. Sa mga single naman, hindi mo kailangan malungkot kung nireject ka ng person na nagugustuhan mo. Buti na yung malaman mo yung katotohanan kesa paasahin ka. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, nagkaroon ng linaw yung mga hidden issues na nangyayari sa relationship nyo ng person mo. Ang ilang single naman ay happy sa pagiging single. At saka, ang ilan sa inyo na single naman ay magkakaroon ng bagong relationship. Single ka man or nasa relationship, kung hindi ka pa ready para sa pagkakaroon ng anak, kailangan mo nang mag-ingat. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, kumbaga nagkaroon ng progress ang relationship nyo kahit na nagkakaroon man ng problema. At saka ang ilan sa inyo, mas importante sa iyo yung pamilya nyo ng person mo, kaya ipinaglalaban mo ito at magiging success yung effort mo. Ang ilang single naman, meron kang person na magugustuhan. At kung magkaroon man kayo ng relasyon, ay panandalian lang. Sa career naman, nagkakaroon ng problema, pero hindi naman ibig sabihin wala nang solusyon ito. Hindi ito magtatagal, kaya stay positive. At pagpursigihan mo yung trabaho, o kung naghahanap ka man, huwag kang tumigil. Kasi kung aasa ka lang, mawawala yung confidence mo at saka may stress ka lang. Kaya mas maigi na may pagkilos. At saka kahit na nagkakaroon ng success sa career or maganda yung pasok ng financial sa'yo, kailangan mo pa rin mag-save ng money. Sa health naman, magkakaroon ng mabilis na recovery sa pagkakaroon ng illness o kaya injury. Ito naman yung mga cards para sa similarities nyo ng person mo. 10 of Swords in reverse, the Magician in reverse, 4 of Pentacles or Coins in reverse. Alam nyo guys, wala akong maramdaman sa cards na ito, kundi parang pareho kayong tahimik. Hindi sinagot yung yung similarities nyo. Siguro ang ilan sa inyo, matagal na walang communication sa person na ito. Parang kanya-kanya na ganun. Ipaliwanag ko na lang sa inyo guys kung ano yung ipinakita ng mga cards. Itong mga cards na to ipinapakita na ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong relasyon na talagang hindi na pwedeng maayos pa. Kasi ang ilan sa inyo, desidido ka na talaga na iwan ang person mo.
Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo, ay mapanakit. Hindi ka safe sa kanya. Sa mga single naman, ipinapakita na nakaka-recover ka na sa painful na breakup na nangyari sa'yo sa past. Ang ilang single naman, nakarecover ka, pero hindi mo mapatawad yung past person na ito. At ang ilan naman na nasa relationship, ang advice ng mga cards ay maging honest ka sa person mo kaysa sa pagiging selfish o mapanlin lang. Ang ilan naman sa inyo ay ready na para i-let go yung fear na nararamdaman patungkol sa past person. Kasi gusto mong mag-move forward sa positibo. Ang ilan naman sa inyo ay stress na sa trabaho. At ang advice ng mga cards ay maganap ka ng trabaho na mas healthier para sa'yo. Sa financial naman, kung nagkakaroon ka ng problema, kailangan mong maging maagap sa diskarte para magbabago yung kalagayan mo. Sa health naman, kailangan mag-move forward sa positive kasi yun yung makakabuti sa kalusugan mo. Ito naman ang bottom of the deck mo na Ace of Wands in Reverse. Ipinapakita ng card na ito na marami kang responsibilidad at isinasantabi mo yung gusto mo or pangarap. Ang advice ng card para mabigyan mo rin ng pansin ang sarili mo ay bawasan mo yung mga responsibilidad mo. Nakakabawas stress at nakakatulong din sa health mo. Single ka man or nasa relationship, kailangan klaro yung isip mo kung gusto mo na maging nanay or tatay. At ang advice pa, think before you speak para walang magiging misunderstanding. Para sa mga naghahanap ng trabaho, merong trabaho pero hindi katulad ng gusto mong applyan. Ang advice ay i-grab mo muna yung oportunidad na yon. Dagdag experience na rin. Habang wala pa yung trabaho na gusto mo talagang applyan. Sa money naman, hindi ngayon yung tamang panahon para mag-risk ka pagdating sa mga investment o malaking gastusin. Sa health naman, kailangan ng moderation. Hindi pwede yung sobra-sobra. Kailangan nakaplano yung araw na gusto mong kumain ng ganito, mag-i-exercise ka ng 3 beses sa 1 linggo, yung ganun ba? Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka, 2 lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng Mystical Cards sa iyo. Ayan, sakto. Empowerment. When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic power. It's a force of inner love that wants your wholeness and magnificence. Unfold my true and radiant self, dear Lord. Gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude, and that's when kindred spirits can finally come. Alamin naman natin ang angel number mo. One, two, one, two. Angels and guides supporting you. Dream big and trust the universe. 2, 3, 4, 8. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. Affirm. God is always helping you invisibly. Believe it. Type yes if you believe.